sarando, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtulong at sambahin ang buong pagdiwang tayo sa ating debosyon. Uli ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangapangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan, nang sa gayoy, mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap na mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya
alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay, mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Magbabalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon, marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at do'y malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa buong linggong ito ay narinig natin yung mga salita at utos na tungkol sa
araw ng pamamahinga. Simula po nung Lunes, no? Talagang iyon lagi, no? Isang araw ng pamamahinga. At ngayon po, sa pagtatapos din, ito yung narinig natin sa umpisa, isang araw ng pamamahinga. So ito yung tagpo. Ulitin ko po, ang araw ng pamamahinga ay napakahalaga para sa mga Hudyo. Araw ng pamamahinga ay ibinigay ng Diyos sa bayang Israel, sa mga tao na dapat sundin. Hindi lang ito basta utos, no, kundi ito ay binigay ng Diyos para sa tao. Mahalaga po ang magpahinga. Malinaw po ba? Tingnan nyo ay yung katabi ninyo kung kulang sa pahinga o talagang ayaw magpahinga. Kasi kung ayaw mo o kaya kulang ka sa pahinga, problema mo yan. Kasi hindi mo naman kinakailangan magbayad para makapagpahinga ka. Yung manahimik ka lang, maupo ka lang, okay na yan eh. Pero lalo tigit, ang araw ng pamamahinga ay ibinibigay sa atin ng Diyos para tayo magkaroon ng oras para sa Diyos. At syempre, no, yung pagkakataon na tayo po ay maturuan ng Diyos sa kung ano ang mas dapat nating gawin. Balikan natin ng konti yung mga kaganapan o mga tagpo dito po sa ating Ebanghelyo. Nung Lunes, minamatsyagan din si Jesus, no? Araw ng pamamahinga, pero yung mga Pariseo, mga kausap niya, ayaw magpahinga sa paghahanap ng butas kung ano o paano sisiraan si Jesus. Kung paano sila makakahanap ng kamalian kay Jesus. Araw ng pamamahinga yan, no? Kaya nga, kinuha ni Jesus yung pagkakataon na yon at no, na nagpagaling si Jesus, pinagaling niya yung isang babae, sabi ni Jesus, no, no, sa Ebanghelyo natin, nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Araw ng pamamahinga yan. Kaya nagalit yung mga Pariseo, yung mga dalubasa sa kautusan, nang sabi nila, anim na araw po pwedeng magpagaling. Huwag sa araw ng pamamahinga. Bakit sa araw ng pamamahinga pa? Yan. Nung Martes, pinaunawa ni Jesus kung paano nga ba tayo, paano maiintindihan ng tao ang paghahari ng Diyos. Yan, sabi niya, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Katulad ito ng isang butil ng mustasa at libadura. Maliit. Sa maliit na bagay, doon natin mas mauunawaan ang paghahari ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo, kaya nga, pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Nung Webes, ang sabi naman ni Jesus, o yung ipinakita ni Jesus, no? Umahon sa burol si Jesus at magdamag doong nanalangin. Kaya nga, ang pagpapahinga at pananalangin ay hindi pwedeng magkahiwalay. Kaya nga, matapos siyang manalangin, doon niya ipinakilala kung sino ang 12 apostol. So pinagdadasalan. Nagdadasal muna bago kumilos, bago magdesisyon para nang sa ganun, madala tayo sa langit ng ating mga desisyon sa buhay. At muli, nung Biyernes kahapon, sabi po, no, sa usapin na naman tungkol sa pamamahinga, dahil nga patuloy nilang kine-question ang pagkilos ni Jesus, kaya ibinalik ni Jesus yung tanong sa mga dalubhasa sa kautusan. Ano ba ang naaayon sa kautusan? Ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Yan.
Sana po nakakasunod pa, no? Kasi talagang mahirap po yung alam lang natin yung kautusan, pero hindi natin nauunawaan o inuunawa. Meron tayong turn, di ba, na minsan ang kautusan naman ng Diyos, parang napakadali lang naman intindihin. Bakit ba pahihirapan ni Jesus? Alam ng Diyos yung kapasidad ng tao, yung utak ng tao. Bakit siya magbibigay ng mga bagay na mahihirapan tayong unawain, na ito yung magiging hadlang para makapasok sa langit? Gusto nga ng Diyos makabalik tayo sa langit. So may mga utos. Meron tayong tinatawag na salita, di ba, yung common sense. Mahirap po yung puro common, walang sense. So tingnan mo kung ano yung ginagawa natin. Minsan yung mga ipinapatupad natin, mga protocols, di ba, no? Minsan walang sense eh. So, ang pagsunod sa utos, yan ay kung naiintindihan mo, ikaliligtas mo yan. Pero kung hindi, wala. Kakaproblema lang natin yan. Kaya mahirap po, no? Sa ngayon, no, sabi nga ni Kristo, ang nagpapakababa ay ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sa panahon po ngayon, no, sa nangyayari sa paligid, marami po yung talagang bilib na bilib sa sarili, iniaangat yung sarili, ako ang magaling, ako ang the best, maging sa mga gustong kumandidato, di ba, lahat sila, ako ang dapat, ako ang magaling, di ba, no? So, pagtataas ng sarili. Nasa harapan ng Diyos, ito po, tandaan natin, no? Sa harapan ng Diyos, hindi naman tatanungin nung pari ako, pari ka, madre ka, doktor ka, lawyer ka, president ka. Hindi sa title. Wala sa title. Pwede, no? Paano mo ginamit yung titulong meron ka para mas maging mapagpakumbaba? Kasi kung yung puro title, no, may masteral, may doctoral, talagang, no, ipagigiitan mo, ipakikilala mo yan, pero doktor nga, no, mataas nga yung pinag-aralan, pero walang sense. Di ba, nakakatagpo tayo ng gano'n na ang talino, pero yung simpleng bagay, hindi maunawaan. At ang gusto, sila ang intindihin. Kasi, ako ang nakapagtapos, ako ang nakapag-aral. Hindi mahalaga po sa Diyos yung titulo na ipinagmamalaki natin, kundi laging nandoon sa attitude natin, doon sa kung sino tayo at ano yung nakikita natin sa ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Mapapahiya lang tayo. Katulad ng, no, sa kwento ni Jesus, baka mapahiya lang tayo kapag isinisiksik natin yung ating sarili, yung ating sariling galing, ibinibida natin yung talagang puro ako, baka mapahiya lang tayo sa harapan ng Diyos. Pwedeng sa tao, okay. Pwedeng mapuri ka, pero hindi yon ang importante. Kaya huwag mong pag-aksayahan, no? Minsan yan po yung nakakapagod, di ba, no? Nakakapagod po yung gusto mong matuwa sa iyo ang tao. Na yung kaligayahan mo, idinidepende mo sa nakailang likes, no, ilang share, yung pinopost mo, na kaya kapag konti lang, lungkot na lungkot ka, wala dyan. Pero nawa po, no, sa pagpapahingang ito na ginagawa sa atin ng Diyos, mas makita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Para bang naawa siguro ang Diyos sa atin kasi pinapagod lang natin ang ating mga sarili
sa mga bagay na hindi naman niya ipinag-uutos o sa mga bagay na para sa Diyos, hindi naman importante yan. Dahil ikaw ang importante sa Diyos. Ikaw na makabalik sa kanyang piling. Tayo, makabalik nawa sa piling ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa kanyang anak na si Hesukristo. Ang ating pong itutugon, Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal at hindi tinitingnan ng sarili. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ating nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna ng lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mampalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ibuwis ang
lahat ng sa akin, alang-alang sa iyo kaligtasan. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasay ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Yes.
Magsiupo na muna po ang lahat.